Ibang kata! Huwag ko itong i-dichoga mo! Ano pa? Panimuhaan mo! Panimuhaan mo! Iwalaan ka sana ako. Huwag ka na pinag-isipan ng totoo. Pag-isipan sabing na sa'yo tulang ang araw. Panwala ka sa pag-iko. Iwalaan sa tuno. Nandun ako. Ay!
basta may sasabihin ako sa inyo, tagal na bubuhay ako, nandun ako. Mabot ang ibon sa tunog. Basa nyo lahat to. Sa bawat init na hangin, matampi sa'yo. Sa bawat sikat ng araw, halik sa pisngi mo. Sa bawat puhos ng ulan, na ang dalay walang hanggan. Roon ako kailan pa mahal. Sa bawat ilog at dagat, yung lalangyan. Sa bawat lining ng bituin, nakakit ang kinang. Sa bawat mundok at parang, maging hanggang kalangitan. Nandun ako, hindi ka iiwan. Nandun ako, kahit kumay, panos man at mabiyo. Nandun ako, at di mawawala sa piling mo. Nandun ako, hanggat umipindi ang puso. Nandun ako, kasama mo, nandun ako. Sa bawat ilong tagada, iyong nalangyan. Sa bawat ngayon ng ito, nakakit ang kinahan. Sa bawat mundo at parang, album. Available po niyan doon sa Spotify, YouTube Music, at saka sa Deezer. GMA Records. Available po yan, ulitin ko, available po yan sa Spotify, YouTube Music, at saka yung Deezer. Dami mong alam, Kuya Kim! Pasok! Alam ba na 4 na oras na ang karaniwang tour ng mga baka? Pero hindi sila kuya. Bigay na din. Mas mahaba ang oras ng bisita ng mga baka dahil lagi naka-attention ng mga ito laban sa anumang panganib. Ang mga baka ay highly social animals din.
Mahiling magbira sa mga ito kasama kanilang kapwa baka. Posible na ma-stress ang isang baka kapag nag-iisa ito o nalayo sa kanyang grupo. Gaya ng tao, may BFF din ang mga baka. Nagkakaroon ng mga ito ang favorite friends na mas madalas at gusto kasama lagi. Clingy lang ang peg. Ang mga baka ay tinatawag ng ruminants, mga klase ng hayop na may kakayahang maibalik sa kanilang bibig ang pagkain nga sa tiyan na nila para lang muling-muliin at ang mas madaling tunawin. Yan ang dapat alam. Masok! Level 1, ipatutupad sa Metro Manila at 31 lugar kung saan ultimong pag-check ng temperatura ay hindi na required. Pwede na rin ang pulong pang publikong sasakyan. E ano pang ibang pwede at ano pang bawal? Maragaling outing, trahedya kinabot ng ang sinasakyang bus bumangga sa barrier hanggang hey! Sa tunahin. O si Rosena nakahamak, anong dahilan ng kagaliha? Galing din sa outing, heto na lang inabot sa Dapong del Oro. Pagbuho, na-video ang ba? Walang babi na video. Ah, sa Ukraine. Lahat ang mawala ng mataraming lumabaltos sa Russia, kinailangan mawalay sa mga mahal sa buhay na lalayo naman sa gulo. At huwag pipikit ang mga bata dahil baka hindi nyo mamuhan ang tampok natin ngayon sa Blind Item. Ang premyo pa naman nasa 10,000 peso! Alert Level 1 na sa Metro Manila, 38 lugar sa bansa, simula bukas, March 1. Yan ang pinakamayang alert level kung saan pwede ng full capacity sa mga establishment. Kasama dyan ang mga private offices and workplaces at opisina ng gobyerno. Dapat mo talaga ng safety and health officer na titiyak na masusunod ang health protocol. Hindi na rin i-recommend ang paggamit ng food bath, disinfection tent, misting chamber, o sanitation booth. Pwede na rin daw na huwag nang i-check ang temperatura ng mga papasok. Optional na rin ang paggamit ng plastic divider o barrier at yung paggamit ng staysafe.ph na app. Pero mas pa rin ang face mask, indoors man o outdoors, maliban kung kumakain o uminom. Sumasali sa team at individual sports o nag-exercise outdoors. Ang mga pampublikong sasakyan full seating capacity na sa mga lugar na alert level 1. Kapag ang ruta ay papunta sa lugar na mas mataas at alert level, yun ang masusunod pagdating sa seating capacity. Wala na rin no vax, no ride policy. Pero may mga establishment na required pa rin ang vaccination card kapag 18 patas. Gaya ng in-person religious gatherings, indoor dine-in, indoor personal care establishments gaya ng salon, gym, indoor cinemas, social events gaya ng wedding reception at debating sa mga bar, clubs, concert hall at mga venue para sa election-related events. Mga kapuso, hindi mababasa 352 sibilyang patay at mahigit 1,600 sugatan. Iyanap isa ng iniwan ang 4 ng ofensiba ng Russia laban sa Ukraine. Isa sa mga tinamahan ng oil terminal sa bayan ng Vasilkiv, malapit sa kabiserang Kiev. Ayon sa Ukraine State Service of Special Communications and Information Protection, nakarinig ang mga pagsabog sa Kiev at lungsod ng Kharkiv at ngayong umaga. Halos, sa gitna ng bakbakan. Gaya ng isang gusali sa northeastern Ukraine kung saan 4 ang patay sa mahigit 300 sibilyang patay na dinapat sa kanila. Mga bata, patuloy sanctions sa Amerika, European Union at iba pang bansa laban sa Russia. Sa kauna-unahang pagkakataon ng EU, magsusupply ng armas sa isang bansang nakikipag-giyera. Sa gitna nito, itinaas ni Russian President Vladimir Putin sa high alert ang deterrence forces nito. Kasama rito ang nuclear weapons ng Russia. Ayon naman sa paggapa ng Pangulo ng Ukraine, magpupulo ang Russian at Ukrainian officials sa unang pagkakataon mula ng sumalakay ang Russia. Gagawin ito sa border ng Ukraine at Belarus. Magdaraos din ang emergency meeting ang UN Security Council tungkol sa sitwasyon sa Ukraine. Ang latest tungkol sa mga Pinoy na lumikas sa gulo, iahatid namin maya-maya lang. Sa Quezon, Davao del Sur at Marikina, nag-ikot ang ilang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Ngayon!
Pero binumahok sa mga e-forum at debate. Naka-schedule na dumalo sa isang virtual rally na kanila mga taga-suporta, sina Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan Guerrero. Sa kanyang pagdalo sa presidential debate ng CNN Philippines, ibinahagi na ang mga proyekto ng OVP mula na magsimula ang COVID-19 lockdown. Ibinida rin ni Robredo na tatlong beses na nakuha ng Office of the Vice President ang pinakamataas na rating mula sa Commission on Audit. Dumarami sa Vice Presidential Debate itong Sabado si Pangilinan na plano raw tutukan ang problema sa gutom, mataas na presyo ng pagkain at agrikultura. Dumalo si Mayor Isko Moreno sa Catholic E-Forum ng Radio Veritas ngayong araw. Nakaschedule namang sumalang sa Catholic E-Rally ang running mate si Dr. Rino. Kahapon, dumalo rin sa Presidential Debate ng CNN, si Moreno kung saan dinipensa kanya ang hindi na pagsauni ng 50 million pesos na campaign funds sa mga donor. Giti Moreno, nagbayad siya ng tamang buwis para sa tinanggap na pondo. Sa pagdalo naman ni Ong sa Vice Presidential Debate, sinabi niyang isusulong niya ang pampapatayo ng Infectious Disease Hospital at Science-Based Approach sa paglaban sa illegal drugs. Magkasama na nangangampanya sa Quezon Province ngayong araw sila Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto. Sa presidential debate ng CNN Philippines, sinabi ni Lacson na may karapatan ng Pilipinas na kundilahin ng Russia sa pagkatake sa Ukraine bilang signatory ng UN Charter. Idinatanyo niya ang ilang akbang na ginawa habang nasa Senado sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ang katanggal niyang si Senate President Tito Soto, iginita para sa pagbangon ng ating ekonomiya ang mga ipinasang batas ng Senado kaugnay sa mas madaling foreign investment. Wala pang public ng Pilipinas ng araw si Presidential Candidate Bongo Marcos. Hindi siya nakadalo sa CNN Philippines Presidential Debate kahapon dahil daw sa conflict sa kanyang schedule ayon sa kanyang kampo. Ang katanggal niyang si Davao Mayor Sara Duterte na kampanya sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Patamato, Kidapawan City at Davao del Sur. Hindi rin siya dumalo sa Vice Presidential Debate itong Sabado pero walang ibinigay na dahilan ang kanilang kampo kung bakit. Nag-motorcade sa Pasig City at Marikina City si Senador Manny Pacquiao. Sasalang din siya sa Comrade E-Rally. Sa kanyang pagdalo sa CNN Presidential Debate, inilahan ni Pacquiao ang planong magpatayo ng mega prison para sa mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Ang nakapahingilis, Pinili niya ang mga biyembo ng LGBT na anyong masisipag ng trabaho. Hindi nakadalo sa Vice Presidential Debate itong Sabado sa Prensa na katatapos ng Pinsa. Nakapahinga ako at abangan ko ang mga aktividad at pagkakas ng iba pang presidential candidate na dapat alam mo. Ito po, Lodian Logiagat 10,000 pesos! Yan ang dapat alam mo at oras na para sumilip ang mga blessings dito sa ating Flying Island. Nang pagbulag-bulagan kapag nahulaan mo kung sino ang celebrity na nasa likod ng blinds, Okay, get ready! Hey! Sisilip tayo ng sabay-sabay sa blind! Ang ating blind item of the day! Uy! 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 Sino ba ito? Sino ba? Ano mas matagal pang matagal? Sino kaya? Ito ang crew! Drama nga nun! Drama man ng action! Kinakitinigan siya! Kilala niyo naman kung sino? Pwede niya sumaya? Now na! Abangan ang iba pang crew na ibibigay namin! Mamaya na! Mamaya na! Ito ba ang mga dapat? Alam mo! Mayor sa Quezon Province, napasakay na kanyang service, pinagbabali! Anong lagay? Hey. Makiabdo din tayo sa paglilikas ng mga Pilipino sa Ukraine kung saan may pinahinding sukatan sa rocket blast! Seryoso at literal pong world peace ang dalangin namin. Mababalik pa po ang dapat? Alam mo! Alam mo! Bukod tangkang
Umuunawa sa katulad ko mga pagkakamali ay napapatawad mo. Ikaw lang ang pagkaibigan ko. Wala naman maniling ang puso ko na sa sino ang hinahanap ko. Ikaw ka mamahal, ikaw ka mamahal kita. Ako ay hindi magsasawa. Siyempre yung mga ibang kanta ko katayin ko pa sa inyo. Pero yung ni Constantino, ako, pagingin nyo. Baka gagawin ko to yung gagawin ko, ano, yung bukas, o na yun. Pinagbotak-botak ang ilang pamilya, gaya ng dalawang bata na kinailangan iwan ang kanilang ama sa border.
Lahat kasi ng lalaking edad 18 hanggang 60 sa Ukraine bawal umalis at kailangan ipagtanggol ang kanilang bansa. Kaya kinailangan ipagkatiwala ng ama ang kanyang mga anak sa isang babaeng hindi niya kilala para ihatid sila sa Hungary kung saan naghihintay ang kanilang ina. At nang magtagpo ulit ang ina at kanyang mga anak sa Hungary, walang nagawa ang ina kundi yakapin ang babaeng nagatid sa mga ito. Babae man o lalaki, sumagot sa taong na tungkulin ay pagtanggol ng Ukraine. Kasama nito ang former Miss Ukraine na si Anastasia Olena na nag-post sa Instagram habang may hawak na baril at nanawag at itigil ang gyera sa Ukraine. Mula sa Vatican, nanawagan po si Pope Francis na itigil ang gulo at buksan ng humanitarian corridor para sa refugees. Ginigayat din niya ang lahat na gawing araw ng pagdarasal at pag-aayuno para sa kapayapaan ang Ash Wednesday. Kanina, pinasilip na natin ang ating blind item. Sisilip ulit tayo ng sabay-sabay. Okay, get ready. Silipin muna natin. Uy! Kilala nila? Para mas madali ang pamumula, ito pa ang malupit na crew number 2. Sa kanahalian tapat, kinatibok niya ang maraming puso sa kanilang talye-selye. At kilala mo ito? Ayan, kilala nyo na siguro ang ating blind item. Keep sending your entries. Pumunta lamang sa Facebook page na dapat alam mo. Hanggang 6:10 lang kayo pwede magdala ng sagot. I-announce namin mamaya ang wagi ng 10,000 peso! Pero bang mga dapat? Ako! Ang maaksyong pag-rescue sa mga iyan na parang hayop na ginulong sa parayahe. Ang kwento sa likod ng Dapulikan na pagbuhok sa Davao de Oro. At ang bread and brew, masasabihan nyo, edi sila na. Dahil sila na nga ang kinasal, sila pa rin ang wedding band. Plus, kakasahan namin yan mamaya. Sino kaya yan? Kasabay ng mga kinasal namin kwentong dapat. Alam mo! Pagigyan namin yung mga kanta ni Yeng Constantino. Ito. Yan. Again, ito po yung kanta ni... ito na po yung kanta ni Yeng Constantino. Ikaw! Ikaw, ang pagbibig at di ibigay sa akin ang
Aba, mayroon tayong commercial. Pagingan yung kanta ni Ingos mo. Okay. Tutuloy tayo. Tutuloy yung serbiso. Ay, wakadang dito. Sinali ka dito. Abangan. Dito ka. Makupunasan yan dyan. Ay. Ito. Ano po? Last chance yung masagot ang ating blind item. Drama man o action. Kinakikiligan siya. Sa katanggalian dapat pinatibok niya maraming puso sa kanilang kayesere. At sa timpas pa rin, maiinlang ka na. Kim Sally, your entries, pumunta lang sa Facebook page. Sa dapat alam mo, hanggang 6:10 lang kayo pwede magpadala ng sagot. I-announce na rin mamaya ang wagi ng... ₱10,000! Oh! Ito bang mga dapat? Alam mo, baby bus na sinakyan ng mga galing Audi. Nahulog mula sa ilog. Dose-dose na ang napahamak. Sa pagsama ni Ed Caluag sa sikat na travel vlog ni Josh the Explorer, mga elemento rin nakikolab. At sa ating kwentong Kanye, kinalanin ang dayuhang pumapadyak ng sidecar para mabuhay sa Pilipinas. Patigan lang. Ay rin, tuloy lang ngayon. Para sa mga mga kwento at balita. Dapat... Alam mo! Patigan lang yung... Ano yung question dito? Patigan lang. So... Anong kanta? Ito, pabito nyo, ikaw na nga! Ito, mga pabito nyo, mabito nyo visit nyo. Kasi nyo na ito. Pag-andiro nyo na, kumakil ang tulad mo. At may isang I'm not afraid to die.
Hindi ako kasi may mag-mute eh. Sense nyo kayo. Pero sana ho ay mag-usunog kayo. Sana ho mag-usunog kayo ng kanta nito. Tay, matapos kumaubang kanila sila sa kanyang bangka, nasa 36 na pasahero sa kanyang bangka na titik mo. Apat pa sa kanilang kasamahan na kasalukuyan nawawala. Patuloy ang pag-aarap sa kanila. Tumaob! Kwentong kanilang sa isang Afrika na nagtatrabaho sa Singapore, pero nang magturis sa Pilipinas ay tuloy lang na-stranded. Kuya Kim, 9 years na siya rito, Kuya Kim, na construction worker. Nagmanuhan at ngayon eh, sidecar vendor. At live yan, ikakwento ni JM Asinas. JM! Ano po ba? Namuna? Ano ba? Ang pagkakataon na mangingit nyo nagkanta ni Yeng Costantino sa totoo na. Kaya sobrang ibang bansa ano? Sobrang yung saludo ako ni Yeng Costantino. Kaya itulo sinugal, para kung sumugal, ang galing kayo kumanta. At para mga survive, kung ano-ano yung kanyang ginawa. Para maging okay siya dito sa bansang Pilipinas. Bitbit ang kanyang sidecar papuntang Rojas Boulevard. Nagsisimula ang araw ni Bubacar, isang African national. Ito kasi ang pinagkahangitain niya ngayon, ang pagtitinda ng kape, biskuit at sigarilyo sa sidewalk. Sa loob ng halos siyang nataong nga pamamalagi sa bansa, kagaya ng ilang mga dayuhan na pamahal na rin ito sa Pilipinas. From here, everything, everyone comes by and I keep us with the survive. They help me to survive. And then I like them. Ang 40 years old na si Bubacar ay mula sa Mali, Africa. 2014, nagtungo ito sa Pilipinas bilang turista mula sa kanyang trabaho sa Singapore. Nagkaroon daw ito ng problema sa immigration at mula noon, nanatili na ito sa bansa. Namasukan siya sa mga construction site sa Makati at Maynila. Nang mag-iipon, nagpunta ito sa Nueva Ecija para sumubok sa poultry business. Pero sa kasamang palad, nalugi ito. Ang natitirang ipon na pinabili niya ng sidecar na kanyang ngayong tirahan at alitahan. Yung idolo ko na si Jordan. Hey sir, my business here. Totoo po yan. I want, if God help me, I want to grow it. Katiya si Jordan doon sa web. Siya, si Anya, magkaroon idolo ko. I like. Wala na rin itong palang pang buhay. At siyempre si Kuya yung nakakaila ng kapatuan CD. Mabay siya. Naulila na ito sa kanya mga magulang. Kuya Iho, sa pagpapalik, nila sa YouTube, Facebook page. At abangan nyo sa pagpapalik, nagwawawing tutok para manalo. Live. Nagawa na ako ng palaan para kunin po natin kasama na. Kasama po natin sa Facebook at YouTube, nagwawawing. Abangan nyo ho. Patuloy ang pagbabasahin natin sa mga kandidato sa election 2022. Wala pang public engagement ngayong araw sa presidential candidate Dr. Jose Montemayor Jr. Sa CNN presidential debate, sinabi ni Montemayor na isa siya sa mga nagsunod noon na payagan ang muling makapangibabansa ang agri-care worker. Sinabi ni Montemayor na nagbalansin ang interest ng mga manggagawa at mga employer. Naka-schedule namang sumanap sa pangalit Iran at natanggan niya si Rizalito David, si Vice Presidential kung hindi na maintindihan ang sabi ko, kakuha po ako ng palaan para tuloy po natin pagsasama. Sa CRM Presidential Debate kahapon, kung saan sinabi niyang isusulong niya ang pangilisa ng civil society sa pamuno ng pamahalaan. Sinabi rin niyang hindi naman masama na mangutang ang bansa basta nagagamit ng maayos ang puso. Dumalo sa National Assembly ng Katipunan ng mga kinusanan at isanong mangista sa Pilipinas. Si Camilo de Guzman ngayong araw, kahapon, nasa CNN Presidential Debate siya kung saan sila pinamagpapagpapag siya ng mga polisila para sa mga magagawa. Kabilang na raw dyan,
ang pagpapataas sa sweldo at pagpapatigil sa contractualization. Wala pang public activity ang katambi niyang si Wallenberg. Sa Vice Presidential Debate noong Sabado, sila binigayon na kabilang sa isusunod nilang papapalo ng buwis sa mga mayayaman para magamit sa mga programa ng pamahalaan. Nakaschedule na sumalang sa pamilya kilalik ngayong araw si Presidential Candidate Alberto Gonzalez. Sa kanyang pagdalo sa Presidential Debate kahapon, muling binanggit ni Gonzalez ang isusunod ng National Mobilization bilang paghahanda sa mga bantas bansa. Pag-aaralan din daw niya kung dapat mapag-uwi ang political system sa bansa during parliamentary. Naka-schedule din sumalang sa pamilya King Rally si Vice Presidential Candidate Manny Lopez. Sa Presidential Debate noong Sabado, sinabi ni Lopez na kabilang sa isusunod niya mas maayos na sistema sa pangungulat ng buwis. Sasalang din sa pamilya King Rally si Presidential Candidate Faisal Mamundato. Sa CNN Presidential Debate kahapon, sinabi ni Mamundato na plano niya pinagay sa autopilot ang gobyerno. Lahat doon ang posisyon sa gobyerno niya. Ahawakan ng mga profesyonal na may karanasan sa mga nakaraang administrasyon para madaling masolusyonan ang mga problema. Walang public activity ang katandem niyang si Vice Presidential Candidate Carlos Serapio. Sa Vice Presidential Debate noong Sabado, sinabi ni Serapio na isusunod niya ang federalismo para matapos na ang political dynasties. Ang ating suking paranormal researcher si Ed Caluwag, vlogger na rin. Aba, pero ang kapulad niya ay si Josh the Explorer na mahilig bumasyal sa mga abandonadong lugar. Tulad ng isang nakakakilabot na abandonadong simbahan. Hindi lang puntong at dagat ang maaari natin puntahan dahil pati mga abandonadong lugar bukas na rin sa mga turista. Ang tatlong taong urban explorer na si Joshua, ito ang binipasyalan. Bata pa rin po ako, mahilig na ako sa kasaysayan naman sa history. Yung abandoned place po kasi is hilig ko na rin dati makita or matignan. Yung mga nadidiscovery ko po dito, yung mga tagong kasaysayan, lalo na ng Pilipinas. Isa sa mga biyaheng tumulak sa kanya, Toothbrush Island sa Rizal. Ang bugis kasi ng isla, totoo sa kanyang pangalan. Natawag din itong pulo ni Vinyo at Cerrito Lindo Island dahil pinangalan daw ito doon sa lumayapang anak ng mayari nito. Ang kanilang simpleng pagtuklas sa isla, hindi maiwasang mabalot ng pagkamangga. Isa ito talaga sa pinakang gusto ko makita, guys. Kasi may mga nabasa ako na yung nga meron na ito dito. Pero gusto ko makita sa sariling mata ko na nandito nga siya. So ngayon nakita ako na napunan na yung curiosity ko. So guys, nandito tayo din sa pinakang bahay ng mga mayari nito. Actually po yung takot po namin, ano na eh, sinasantabi na lang namin kasi nananaig yung curiosity namin sa mga lugar na nakita namin. Yung gusto namin malaman dito sa lugar na ito. Pero ito na nataon din na hindi kilabutan sila sa iba nilang exploration. Welcome to Josh. Hindi basta-basta pagpasok sa kanilang pinuntahan. Nag-ask lang po kami ng permission sa mga caretakers. Kung sa permiso, kailangan din mag-ingat sa mga elemento at espiritu na maaaring magambala daw dito. Para gabayan kung paano hindi magambala ang mga espiritu. Sa binabaw ng Rizal, dumayong grupo ni Joshua kasama ang paranormal expert na si Ed Caluwag sa isang abandonadong simbahan doon. Ano ang intention? Kaya yun, hindi alam na yung mas kung ano nila. Mas naunang pa nilang nalaman kung gagawin nila. Sa labas pa lang na simbahan, may sumalubo na rin sa kanila. Dito pa lang sa area na to, sa mga aweka, meron pa kasi ng amoy. Inaamoy ka ang amoy patis. Ang mga
may focus na yun ay indication na meron tayo kasama na elemento. Sabi mo matatanda, nag-amoy pati si Jana. Ito pa ang mga dapat alam mo. Ano? Makiki-house tour sa pwesto sa palengke na may mga kwarto para sa buong pamilya, may walk-in closet pa. Sa buong mundo naman, kabi-kabila protesta na iisa lang ang isinisigaw. At dahil din dyan, kaya ang sikat na Eiffel Tower at Niagara Falls, pinailawan. At ilawan din natin ang inyong bukas, 6:10 p.m. ang deadline sa blind item para manalo ng 10,000 pesos! Magbabalik ang dapat! Ano mo? Thank you.
sa masarap na higaan. Yung pagising nila, nagkakapisi na. Kahit nagwawalis sila sa sarili nilang sana. Kaya kung ano-ano bracket na ang pinapasok nilang mga kapatid para makaipon at mabayaran ang kanilang mga utang. Hindi po ko susuko. Sabi ko nga po, isa lang po yung nanay at tatay. Hindi po sila magpapalit kahit kanino, pati yung mga kapatid ko. Hindi nasusukat sa luwag o sa ibang bahay ang kasiyahan ng isang pamilya. Basta sama-sama at magtutulungan sa hirap at ginhawa, home is definitely where the heart is. Ako si Victoria Turan, at yan ang kwentong dapat. Ano? Eto bang mga dapat? Ano? Lalaking nagtatawag ng magtakaw ng tablet na kuryente. Makikichir din tayo sa malikang may basketball at matumbling pa. Oh. At yung award season hit series na Squid Game sa Mixenery sa pagtanggap ng awards. Kami rin maging wagi sa pagtutok nyo kaya wala pa rin bibitiyo. Magbabalik ang Dapat Alam Mo! Tingin nyo. Akala ko may ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook. Nag-reply ka rin sa Twitter. Akala ko hindi na. Pero nakita ko kahapon ay pinost kang iba. May kasama
nangyayari kanina po. Pero ito ay hindi siya manifestation ng spirits of ghosts. Wala kami po naman. Pero may mga elemento na nakatira sa paligid nito. Kaya ng tiyana, katibana, at kapre, maaari magparamdam bago makapasok dito. Pero lang na ako nakita kanina, pero lahat ka naman kayo, hindi ka gano'ng malayo kung hindi ko rin sila bubunan. Actually, nung place group po namin ito, meron. Hindi ang heavy bumato. Ang maliit na bato. Dalawang beses nangyari sa amin kasi dalawang beses kami dito ng gabi. Doon tayo sa medyo na ko. Isa sa value o gawain ng mga elemento ay yung puluhan na attention. And yung tatawagin ka, oops, kaya naman, babatoy ka. Bago mo doon mo, ano ba iwasan na hindi ba kabala ang mga hindi nakikita nila lang? Ngayon na yung protection. Paalala ni Ed sa mga katulad ni Josh, hindi masamang puntahan at tuklasin ang mga ganitong lugar, pero may dapat tandaan. Kung gagawin mo ito dapat meron kang enough knowledge about spirits, elementals, at kung ano pa man. So, hindi na pero kung talagang yan ay laman o content ninyo sa inyong mga plan, prepare the necessary equipment. Sa pagtuklas ng kasaysayan, may kaakibat itong responsibilidad. Isa na rito ang pagbibigay respeto sa mga buhay at hindi natin nakikita. Isang malaki ang nakulirat ka sa Maynila matapos magtakaw ng magnakaw ng kabling ipangalakal. Sa CCTV, makikita ang lalaki kasama ang isang pangmangalakal. Sinasaway na rin sila ng gwapya pero hindi pa rin tumitigil. Kaya may nag-spark na kuryente na pala ang lalaki at sumabi spark! Ang kanyang presidente na dinala sa pinakamalapit na ospital. Critical ang kanyang kondisyon matapos magkaroon ng 3rd degree burns sa iba't ibang bahagi na katawan. Thumbs up with update to Hollywood Chica. Sagot ko yan. Ito lang buwena pa ng Oh My God Stories na dapat, alam mo, hindi pa rin ready pumasok sa new relationship ang veteran actor na si Albert Martinez. Yan ang binahagi niya sa isang vlog ni Donna Vicky Bello. Nang tanong niya naman kung may mga nagpaparamdam na ba sa aktor, sagot ni Albert that's normal. Pero hindi pa rin siya ready. Mahirap daw kasi palitan ang kanyang soulmate, friend at may bahay na si Nicole. Namaya pa si Nicole noong 2015 dahil sa sakit ng cancer. Sir Efren Bata Reyes is shaking? Hindi naman, pero nakakabili pa rin ang pag-flex ni Kapuso Apes Kylie Padilla sa kanyang parang cool skill sa isang IG post. Binahagi pa na Apes ang short clip na mula sa upcoming project niyang Bolera kung saan naglaro siya ng Deliar. Ang strategy ni Kylie pinabanda muna ang cue ball para ma-shoot ang isang cool ball sa pocket. Ang winning shot ay umani ng more than 75,000 hearts. Ito naman, showbiz balita naman sa Hollywood, sa IG na news from a celebrity power couple na si The Blake Lively at Ryan Reynolds na magbigay sila ng up to $1 million donation para tulungan ng mahigit 50,000 Ukrainian refugees. Ayon sa Reuters report, karamihan sa Ukrainian refugees ay mga babae at bata na napilitang umalis ng kanilang bansa dahil sa sigamot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Talaga, ha? At yan ang inyong kilala sa pagbabaga ninyo.
Hindi po, hindi kami nagka-band. Kasi sa Manila may band ako yung Asphalt. Tapos siya rito sa Benguet, may band siya, Clutch. Pero pareho ako mainan, metal, ganun po. So pareho kami nangyay sa music. Okay, mga lovers, kaming naman kami ng inyong wedding theme song. Go! Go! Napakahusay, Marcel at Melody, may gusto ba kayong hamunin sa aming tatlo tugtugan? May gusto ba kaming hamunin? Hoy! Bilakin! Pesos! Bye! Lagi ang magalang kaya dapat!